Nilinaw ng Korte Suprema na ibinalik nila ang campaign advertisement airtime limit ng mga kandidato sa ipinatupad noong eleksyon 2010. Hindi raw status quo ante order kundi temporary restraining order ang inilabas nilang desisyon nitong Martes kaugnay sa usapin. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. SC Voting 96 issued a status quo ante order. Okay, status quo ante order against the COMELEC in relation to Resolution 9615. Dalawang araw matapos i-anunsyo ng Korte Suprema ang desisyon laban sa resolusyon ng COMELEC na nagtatakda ng bagong airtime limit para sa mga campaign ad, inilabas ng Korte ang laman ng kautusan nito kung saan nililinaw nitong ibinabalik ng desisyon ang airtime limit na ipinatupad noong 2010 elections. Ibig sabihin, ang 120-minute TV limit at 180-minute radio limit para sa national candidates at 60-minute TV limit at 90-minute radio limit para sa local candidates ay bibilangin kada istasyon at hindi kada kandidato. Isa ang GMA Network sa naghain ng petisyon para pigilan ang pagpapatupad sana ng COMELEC resolution. Labag daw ito sa saligang batas at sa karapatan ng publiko na makilatis ng husto ang mga kandidato. That was what we specifically asked for, no? That a TRO be issued against this resolution of COMELEC 9615 and to implement the per station rule in the 2010 elections. Sa parehong resolusyon ay nilinaw ng Korte Suprema na TRO ang inilabas nitong desisyon noong Martes at hindi status quo ante order gaya ng inihayag ni Supreme Court spokesperson Theodore Te. Paliwanag ni Te, nang sinabi raw sa kanya ng Korte Suprema na status quo sa 2010 ang ipapatupad, inakala niyang status quo ante order ang inilabas na desisyon. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagkakamali at sakalituhan. Status quo ante order man o TRO, pareho ang epekto. Ibinabalik sa 2010 rules ang pagbilang ng political ads, bagamat hindi pa ito pinal na desisyon. Kaya paalala ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes sa mga kandidato at maging sa mga TV at radio networks, maaari pang ibalik ang pagbilang ng campaign ads sa kada kandidato at hindi kada istasyon. Pero pagka nanalo naman kami ultimately, tingnan natin kung ano ang effect. Everything becomes confused because of a temporary issuance. Panawagan ni Brillantes, sana madesisyonan na agad ng pinal ang kasong ito. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.